What's up mga ka-health beasts? Welcome back to another episode today. Nandito tayo ngayon sa Shakey's dahil nandito tayo sa may Meralco Commonwealth Sandigan Bayan malapit. At magbabay tayo ng bill. Actually, magdi-dispute tayo nung tagal na nito, pandemic bill, hindi pa rin nila nare-resolve. Medyo hindi tama yung singil. Bago natin i-settle yun, dispute natin dito. Tingnan natin kung mangyayari. So, yung topic ng vlog na to, dahil ngayon nga, nag-start na silang maningil doon sa pandemic na bill. Gusto ko kayong turuan paano yung ma-dispute or kung ano mangyayari ngayon sa dispute namin. Tara, panoorin nyo. Ako, alika, tingnan mo, gusto mo tingnan kung hindi ka naniniwala. Naniniwala naman ako, pero... Gago! Ano ba sabi sa inyo? May disconnection na yan? Wala, dahil bayad na. Alika, ano yung isipin? Ha? Hindi ako lumalabas. Meron appointment na. So yun na nga guys, meron akong unresolved issue yung pandemic bill pa since May 2020. So may dinidispute ako kasi merong missing payment. Tingnan natin, tuturuan ko kayo paano mag-file ng dispute sa Meralco. Tingnan nyo na lang kung paano ginawa ko. So ito na nga, puputulan na kami ni Kuya. Sabi namin, Kuya huwag muna. Naka-dispute po yan. Ito po, may appointment kami. So guys, tuturo ko sa inyo paano kumuha ng appointment via online. Alright? So ito na nga guys, andito na tayo sa Meralco Commonwealth, yung malapit sa Sandigan dito sa may Quezon City. At nakita nyo yan, napakaba ng pila guys, sobra. Nagtanong-tanong ako dito sa mga nakapila since 4 a.m. pa raw sila nandiyan. Tapos itong maikli na yan, parang priority lane yan. So tuturuan ko kayo paano mag-appointment para hindi kayo masyado mahaba ang pila. Ganito gawin nyo, ito, dito ako sa second floor. Yung mga may appointment, kung ano yung schedule mo, papapaniking ka. 1:30 sa akin eh. So ayan, dito kami magtatanong ang portion ni Kuya sa aking missing payment. And dinispute natin yung bill noong May 2020. Meron din ako missing payment na isa. So nagpa-print out ako para magkaroon ng final resolution to. Bago natin bayaran at puputulan tayo ng Meralco, mga animal to eh. So ba't yung puputulan doon lang tayo sa tama. Hindi naman nila pinutol guys dahil wala naman tayong kasalanan. So ito na nga, kahit na nag-appointment ka na, pila ka pa rin dito sa cashier. Pero hindi ako pumila nung at least 4 a.m. Simula 4 a.m. yung iba di pa rin tapos, nasa alas 2 na. Ako, dumating ako rito ng 1:30 yung appointment ko. So what's up health beasts, welcome back to another episode and tapos na tayo mag-dispute sa Meralco. At syempre, wala tayo na pala at ang daming paliwanag na hindi man tayo mananalo. No? Turns out, noong pandemic bill natin, talagang lahat tinanggap na lang natin mga Pilipino. Yung animal na Meralco na yan, double bill yung charge nila. Imagine, wala man nagbago sa konsumo. Syempre hindi, mas madalas kasi yung nasa bahay sir eh. Eh, lagi naman kami nasa bahay eh, ever since wala naman nagbago dun eh. Pares din naman yung konsumo ng aircon, 12 hours a day, hindi naman nagbago. Ang nagbago lang, hindi sila nagmetro nung pandemic, and at the same time, pagkatapos nila nun, doble na yung charge nila nung kasunod na buwan. So, nag-charge sila nung buwan na supposedly na nag-start yung lockdown, May 2020, pati yung March. So, dinoble-doble nila. Kaya ending, eto, bayad tayo lahat ng Pilipino nagsasuffer. Siguro kung may manalo lang na ano, yung presidente o yung mga senador,
dapat ito yung Meralco yung magawa nila ng paraan eh. Wala na tayo. Kawawa tayo mga Pilipino. Pero kung ayaw mo putulan, bayad ka. So, yun ang alam kong nangyari, bayad tayo. So guys, tuturuan ko ka ngayon. Ang dami ko na ano dun sa basa sa Facebook yung mga kababayan natin na sobrang kawawa na putulan na ataka ng contador. Siguro baka makatulong sa inyo to. Tanong, paano sila makakaparad ng YouTube kung wala silang kuryente? Eh, nasa cellphone naman eh, no? Minsan may mga kababayan tayo na sa cellphone na lang nanonood, umaasa. So guys, subscribe kayo, makakatulong to sa inyo. Turo ko sa inyo paano mag-dispute online. So kailangan pa rin ng internet. Kung may data kayo sa phone nyo, yun ang paraan. At pero ba kung cellphone mo, MJ? Ito pala. So, step one. Wow, dilim na cellphone mo. Go to... ano to? Company? company.meralco.com.ph. Yun. So guys, tatype ko na lang dyan. Punta kayo doon sa website na to. Tapos, step two, scroll down till you see book now. So magbubook kayo ng appointment. First step, punta kayo sa website. Lalagay ko dyan. Yan. Step two, punta kayo sa book now. So pipili kayo dalawa, video conferencing, yung meeting yung video. So para kayo mag-MS Teams. Which is guys, talk shit. Gago! Nandudun ako, alas dos yung meeting, 2:30 pala. Alas dos pa lang, nasa MS Team na ako. Hanggang inabot ako alas tres, walang dumating. Talk shit kayo, Meralco kayo. So, gago! Pumunta na ako mag-reschedule ng second appointment, pumunta na ako sa Commonwealth. Yun nga, pinakita ko sa inyo yung video, ang daming tao nakapila. Imagine 4 a.m. pa lang nakapila na iba. So kung wala kang appointment, kawawa ka. Kaya, diskarte, gamitin nyo ito para makapag-appointment kayo. And step 3, click book now. Tapos step 4, sagutan nyo lang lahat ng necessary questions to book. Then meron na kayong appointment. Mag-i-email back sila sa inyo ng confirmation, notification for your book appointment. I would suggest pumunta kayo doon sa mismong Meralco site na pipiliin nyo. Kasi pipili kayo doon kung saan site kayo pupunta. So ako, since preview ako, pinili ko yung sa Sandigan Bayan, Meralco. Wala rin ng parking doon para doon sa mga may parking, wala mapaparkingan. So mas maganda, kahit yung sa Espanya, wala rin parkingan doon eh. Limited, very limited kasi may LTO doon. So I would suggest punta na lang kayo, mag-grab na lang kayo or something, or wag na kayo mag-atubili, magdala ng sasakyan, sakit lang sa ulo. Wala kayong paparkingan. Pwede kayo pumark doon sa Shakey's kasi doon ako kumain kung gusto niyo magparking, etc. So guys, hopefully meron ako na itulong sa inyo rito, and I feel you, yung mga kababayan natin, mga ka-help bees na nahatakan kayo ng kontador o naputulang kayo. Well, very badly needed ang electricity. Ika nga nila, and andiyan dyan lahat tayo eh, ventilador, kuryente, rice cooker, food, kung conduction cooker ka, etc. Gaya na lang magmalaki yung Meralco, sad to say, kaya tayo, wala tayong magagawa kasi kung di magbayad tayo, kahit na feeling natin di karapat dapat, walang isang Pilipino mag-agree. So yun lang guys, quick vlog lang to para makatulong sa mga gusto mag-dispute ng Meralco. So kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe, hit that bell. And this is Blue from Help Bees. See you again next time. Bye!